It's been a while since the last time na gumawa ako ng portrait using Brutfuner colored pencil. So I decided to use them again and show you a newer technique, yung parang an updated technique using this Brutfuner since these are very popular. So nag-block in muna ako ng mga shadows using the black. I use black and then brown and then ito yung parang hindi ko alam kung anong kulay ito. Nakikita nyo naman sa itong ginagamit kong kulay. So hanapin nyo na lang kung ano yan, ano. So tatlong color yan that I use to block in my shadows kasi masyadong bright si Brutfuner, so kailangan niya ng medyo darker na base tone para lumabas na hindi masyadong bright at mas realistic yung ating pagkukulay. So panoorin nyo para makita nyo itong updated technique na ito na ginagawa ko using Brutfuner oily colored pencils, especially for beginners, na ito pa lang talagang color pencil na ito ang afford na gamitin. Kaya lang itong technique na to, ngayon ko pa lang talaga siya itatry, hindi ko pa siya sinubukan na practice it. Kaya, nung nakapag-base tone na ako sa buong face, pero medyo natatakot pa akong gawin siya in the entire face. Ano? So, I decided na ipakita ko yung practice na ginawa ko dito sa ear, dito sa part ng tenga, para pag nakita kong okay, hindi na ako matatakot gamitin itong technique na ito sa buong face. So, panoorin nyo. Unang-una, nagpatong tayo nitong parang greenish na ito na color na earth green doon sa ating base tone. Pero, ang ginagawa ko dito, diba, dati, doon sa base tone, light pressure lang ang nilalagay ko, no, sa base tone. Dito, medyo light pa rin na pressure, pero ditiinan nyo ng konti, lalagyan nyo ng konting pressure. Kasi nga, itong ginagamit ko, I love this paper. If you can afford this Canson Mitientes na white or cream paper, you should use it on Brutfuner kasi maganda siya at sa mga murang colored pencils. So, Canson Mitientes yung paper na ginagamit ko. So, ito, medyo may pressure ito, no? Medium pressure. So, unlike dun sa ibang coloring technique na tinuturo ko, diba, light pressure all the way, tapos magdidiin lang on burnishing. Pero dito, habang nagkukulay, may pressure na. So, yun ang kakaiba on this technique. Kasi gusto ko, nasa simula pa lang, ay unti-unti nang nagiging burnished or kumikinis na yung ating skin tone. So, sa regular, sa mga sanay na rito sa aking tutorial, ano, usually nga, talagang light pressure lang on coloring. Pero dito, while we are doing the coloring, napapansin nyo ba, medyo madiin. Medium pressure. Hindi naman sobrang diin kasi itong si Mitientes na paper ay very ano siya, matibay yung kanyang texture, so hindi basta-basta na-flatten. So okay lang na magdagdag ng konting pressure while we are coloring. And at the same time, very toothy and textured yung paper, kaya kahit na naglalagay ako sa pagkukulay ko ngayon, naglalagay ako ng medium pressure, ay hindi ko pa rin talaga totally na-flatten yung tooth ng paper, so tinatanggap pa rin niya yung aking mga color. Kaya lang nga, medyo takot pa nga rin ako to use it on the entire face. Kaya napansin nyo, base tone pa lang yung nandun sa mukha, sa ilong, sa mata, dito pa lang ako nagkukulay sa tenga para makita ko, tatapusin mo na tong buong ear para pag naging successful siya, talagang gustong-gusto ko yung technique na ito, magagawa ko on the entire face. So dito panuorin natin, o, gawin natin dito sa ear. So nagkukulay ako. Pansinin nyo na lang yung mga pencil colors na ginagamit ko, makikita nyo ito sa inyong mga sets. Itong ginagamit ko is the 48 piece. So kung mas malaki yung set nyo, makikita nyo talaga itong mga colors na ito. Hindi ko ilalagay na yung number ng pencil kasi iba-iba tayo ng number. Yun ang mahirap sa Brutfuner, no? Iba-iba yung piniprint nilang number ng pencil. So hindi talaga siya consistent sa lahat ng mga sets. So tignan nyo na lang yung kulay, no? Magiging familiar naman kayo. Binagalan ko itong video na ito compared sa mga timelapse na ginagawa ko para ma-observe nyo mabuti itong ginagawa kong pagkukulay with medium pressure, not light pressure, ano? Kasi nga, you can use it on any textured paper, pero I suggest really this Canson Mitientes sa ganitong technique kasi matibay yung kanyang tooth, hindi basta-basta na-flatten. So, hindi sobrang diin, ano, ulitin ko, hindi sobrang diin, medium pressure. Pero, mas may pressure kumpara doon sa dati kong tinuturo na light pressure lang on coloring. So, ito, applicable, so far, applicable lang ito dito sa Brutfuner Oily Colored Pencils. So, ito, nakikita nyo naman yung mga kulay na ginagamit ko, no? So, habang nagiging lighter yung pencil na ginagamit ko, ay unti-unting dumidiin yung aking pagkukulay. Now, ito ang panibagong, it's a different parang tool na ngayon ko pa lang din gagamitin sa Brutfuner. Ito yung Prismacolor colorless blender. Hindi naman to kamahalan. So, kung ma-afford din nyo, maganda rin itong gamitin na pang-blend sa ating colored pencil portraits. Lalo na doon sa mga pencils na medyo mahirap i-blend kasi hindi naman siya artist quality katulad ditong Brutfuner. So, kailangan ng tulong talaga to blend. Pero, optional naman itong Prismacolor colorless blender. You can use, you can burnish it naman later using flesh or white pencil. Pero, I just need some help naman kasi meron, marami naman ako nabili itong colorless blender na ito. So, I can use it
just to bring out the vibrancy of the colors of the Brutfuner. Kasi kung gagamit ako ng white to blend, may chance kasi na pumusyaw yung color or maging unsaturated. So using Prismacolor colorless blender katulad nito, I'm using medium to heavy pressure na already because I'm satisfied na dun sa color na nailagay ko, na nailayer ko using medium pressure. So ito, dahan-dahan yung pagbiblend ko, no? Ayoko naman na sobrang diinan itong pagbiblend kasi ayokong totally ma-flatten yung tooth ng paper kasi feeling ko pwede pa ako magdagdag later on. So ito, using the white after the colorless blender to bring out naman yung mga highlighted areas. Ito yung mga natatamaan ng ilaw na areas, ano. I like how parang kumahalo yung white nitong Brutfuner doon sa Prismacolor colorless blender. Hindi piniprevent nung colorless blender na makapag-highlight ako using the white. And at the same time, sa mga lighter parts nitong ear, ginagamitan ko na rin nitong white pencil kasi hindi naman niya totally nabubura yung kulay, kundi parang napapaano lang niya, parang napapalabas lang niya yung mga highlighted areas at parang kumikinis na rin, ano, nabiblend na rin. Dito sa white, gumagamit na ako ng heavy pressure. Okay na sa akin na ma-flatten yung tooth ng paper at this stage kasi fully satisfied naman ako doon sa saturation ng color. So mapapansin nyo, with this technique, ano, na pagkukulay na pinakita ko na medium pressure from the very beginning after the base tone, ay nakikita nyo ba talagang very effective yung white na mapalabas kasi very saturated yung nagawa nating pagkukulay. Pero hindi pa rin sobrang tapang nung kulay, ano, kasi nga nung nag-block in tayo, naglagay tayo ng mga dark shadows, so lumabas talaga yung darkness nung kulay. So sa mga nagre-reklamo sa Brutfuner na sobrang bright na unrealistic yung kulay, ganun lang yung gagawin nyo, lalagyan nyo lang. Huwag kayong mahihiyang gumamit ng black. Okay lang gumamit ng black sa skin tone using Brutfuner. So ito siya. Ngayon, feeling ko successful yung pagkukulay ko. So magagawa ko na siya sa buong face. Abangan nyo yung buong portrait na ito sa mga susunod na video. Thank you.